Dominic Roque, binabanatan ngayon ng mga fans ni Daniel Padilla. Tila pulutan ngayon ng mga supporters ng aktor na si Daniel Padilla ang hiwalayang Dominic Roque at Bea Alonzo. Marami kasi ngayon ang nagsasabing tila nakarma si Dominic sa kanyang naging pahayag na hindi invited sa kasal niya si Daniel. Matatanda ang nauna nang ipinahayag kamakailan ni Dominic nang matanong siya ng press na hindi kasama sa listahan ng mga imbitado sa kanilang kasal ni Bea ang dating kaibigan na si Daniel. Anya, hindi sila okay ni DJ at hindi na nag-uusap simula 2020. Marami sa Daniel supporters ang tila nasaktan sa sinabi ni Dominic, kaya naman ngayon ay sinasabi ng mga ito na tila karma raw sa binata ang nangyaring hiwalayan nila ni Bea Alonzo. Banat ngayon ng mga taga-suporta ni Daniel kay Dom, pati pala si Dominic ay hindi rin invited sa sarili niyang kasal. Dominic, you are close to Katniel. Invited ba sila sa wedding? Smile. Sikat. Sikat. Kasi mas close ka sa Katniel. Which hindi man kami, hindi pa kami okay ni DJ. I mean, we're not talking since 2020. Hindi pa nakita kayo sa Sikat? We haven't seen each other for the longest time since 2020. No, hindi ako dun. Si Mark yun, gumabaw. Yeah, I haven't been... You're open about it na hindi kaya talaga okay? Yeah, I think so. Napapansin. Tagal naman namin ginag-usap since 2020. Is she part of the entourage? Si Kat? Actually, hindi pa namin nalatag kung ano yung plano kung sa sino yung mga... Basta sa lalaki side, yung mga barkadong lalaki. Like sa Marco, Pat, Khalil, yun yung mga grupo ko talaga. Kasama ko. Yung salita mong baka madulas, alam mo ba, pinag-aralan ko na maglakad ang tsinelas at sapatos ko, may spike. Oh, para akong track and field player, hindi ako madudulas. Ako rin pinag-aralan ko maglakad, ang takong ay nasa harapan. Alam niyo po mga kapatid, mamaya po ay magkakaroon tayo ng sapat na panahon para talakayin kung sino ba yung politiko na sinasabi namin kahapon. Pati na po ang SNN na kung maraming salamat po sa inyong mataas na numero at pagtangkilik. Kaninang umaga, dalawang senador na po ang tumatawag sa akin. Una, si Senator Ralphie Tulfo at ang pangalawa, Senador Jinggoy Estrada. Puro halakhak lang ang aking sagot sa kanila. Nanay, sabi nilang dalawa, sabi mo na sa amin, sikreto naman, kasi ayaw kami tantanan ng mga kasamahang politiko. Ay basta, sabi ko, lalabas din naman yan isang araw, basta lang, halakak lang ako na halakak sa kanila. Nanay, sige na, talagang si Aiko Melendez, ngayon ko lang nabasa, nanay, pahingi naman ang clue. Talagang binulabog po talaga ng kwentong Bea Dominic ang mundo ng mga politiko at talagang mabubulabog sila, di ba? Okay, unahin na muna natin mga kapatid, mamaya babatiin po natin mga nakatutok sa atin. Siyempre, naalala mo nung unang interview kay Dominic tungkol sa kasal nila ni Bea. May nagtanong dahil nga, di ba, yung Nguya squad nila, miyembro si Daniel Padilla. Ang sabi ni Dominic, hindi imbitado, hindi makararating o hindi pupunta, hindi imbitado itong si Daniel Padilla dahil 2020 pa ay hindi na sila nag-uusap. Natural, ito'y balitang ikinasama ng loob din ng partido ni Bea dahil hindi pa nga kompleto entourage, hindi nyo pa nga nakukumpleto ang mga dapat na asikasuhin. Bakit nadamay na si Daniel Padilla? Ano ngayon ang sagot ng kampo ni Daniel Padilla? O, di ba? Ano sagot, Pamel? Nisko, ikaw nga mismo, hindi ka imbitado, kasal mo yan. Yun ang malaking sampal na bumalik sa kanya. Kasi ang daming napasama ang loob, lalo yung mga tagahanga ni Katniel na parang pangyabang mo naman. Hindi ka naman sikat, di ba? Andun yun, yung mga sayita, hindi ka mas sikat. Mga ang ano, sabi pa, o ano ka ngayon? Ikaw ang hindi pala imbitado sa kasal. Karma is real. May ganun pa. Ang yabang-yabang mo. Dinamay-damay mo agad si Daniel, eh, hindi ka pa pala sigurado sa kasal nyo. Parang ganon. Ay nako, talaga nag-iinit po talaga ang bumbunan ng mga tagahanga ng Katniel, Catherine Bernardo at Daniel Padilla dahil sa binitiwang pahayag nitong si Dominic Roque. Alam mo, si Dominic wala rin garter and dila eh, no? Wala rin garter and dila.
pinagugutan eh, kaya nakapagsalita ng gano'n. Eh, dapat nga si Bea nagsabi noon, dahil babae si Bea, di ba? Pwede nga sabihin na, saka na lang po ako magsasalita tungkol dito dahil hindi pa naman po planchado ang lahat-lahat. At pwede nga si Bea magsabi, pero bakit siya ang nagpasimuno pa sa pagsasabi na hindi imbitado itong si Daniel Padilla dahil 2020 para hindi na sila nag-uusap. Eh, hindi nga natin alam na hindi sila nag-uusap 2020. Nako, Diyos ko. Correct. Wow. At saka na, di ba, alam niyang gagawa ito ng malaking ingay. Nagsalita siya ng hindi kami in good terms dalawang taon nung 2020 pa kami diyan. Di ba? Gagawa ito ng malaking issue. Totoo yan. Kung hindi niya binuksan yung kanyang dila sa pagsasabi ng ganyan, edi wala rin sanang nagbukas na pintuan para siya i-bash ng i-bash ngayon ng mga fans ni Daniel Padilla. Nako, si Ambet Nabos. Sabi niya, wala mo na akong pakialam sa aking mga ginagawa. Nakatutok ako. Ayoko ring madulas kahit wala akong takong. Sabi niyang ganon. Tapos sabi pa ni Ambet, nako, matindi to. Itong mga ni Ambet talaga. Ayaw daw siyang tantanan. Kahit ang mga taga Malacanang kong friends nagtatanong, pati mga taga CBCP, kalurki ka, sabi ni Ambet. Tapos, ang dami pong nanghihingi dito ng nako, ayan. Ay, Philip Villanueva, magka-apelyido lang sila, pero hindi siya yung politiko. Kaya nahusula. O yung RNR, kaya sabi ko kahapon, SNR ang alam ko, di ba? Yan, hindi siya. Okay, eto. Nako, eto, sabi ni John. Si John po, lagi naming inaabangan ni Romel at saka si Ching Bautista Silverio. Sila po yung talagang diretso ang mga dila. Talaga po ano yung nasa isip nila, yun ang kanilang pinalulutang. Ang sabi ni John, yan ang mahirap kapag hindi nag-iisip ang taong tinatanong, lalo na ang mga personalities. Ang akala ko nga rin dati, hindi madaldal itong si Dominic Roque. Pero sanga-sanga rin pala ang dila nito. Kaya ngayong binabas siya, wala siyang choice kundi tanggapin ang lahat ng bira sa kanya. Yun. Ang sabi ni Eddie Letada, basta naniniwala po ako na isang araw lalabas din kung sino yung politikong involved sa hiwalayang Bea Dominic. Basta ang sigurado ko, yan ay member ng Chuchuchuchu. Eddie Letada, huwag ka munang aano-ano dyan. Okay? Nay, ang dami namin nasa row 4 hanggang ngayon. Nga sa politiko na yan, sabi ni Marichu Formation Espiritu. At ang reyna ng Sydney, Catherine Amos. Ayan o. Sikat na sikat ka na naman, Nay. Trending ka. Kinabog mo ang pulbo. Ay, kinabog daw natin yung kwentong tungkol sa pulboron. Ay, nako, ayan na. Nako, ewan ko ba? Sabi naman ni Dan Clavesillas, Nay, pati nga po mga kamag-anak ko, nagme-message sa akin. Akala po may alam kami mga CFMers. Kami nga po, nga, sabi ni Dan Clavesillas. At maraming salamat sa mga CFMers na nagtatanong sa akin. Yan naman ang pinakagusto kong katangian ninyo. Kapag hindi pa pwedeng sabihin, naghihintay kayo. Salamat sa respeto sa aming profesyon. Thank you talaga. Oo. At eto si Tita Nene Olanday. Naku, sino nga kaya yung politiko na yan? Kaabang-abang. Sabi naman ni Nay, good afternoon po. Ang daming hindi nakatulog dahil sa BI na politiko. Marami kaming nakaabang. Catherine, paladalang kita ng Ulta Bayo para makatulog ka. Sabi ni Tita Julie para sa Ate Teng, ang hula kong politiko ay si Chuchuchuchu. Anak, malayo, Tita Julie, malayo. Okay? Mm-hmm. Nako, nakaka-ano naman ito. At si Tita Sofia Angeles, aha, member ba ng Third World, sabi ni Tita Sofia. Tita Sofia, hayaan po nating panahon ang sumagot dito sa inyong katanungan. Okay. Akala ko nga rin tatahitahimik yung si Dominic. Hindi makabasag pinggan pero madulis din pala ang dila. Ano to eh, talagang may nakahanda na sasagot at sasagot talaga. Di ba? Lalo pa, nasyak tayo nun, di ba? Dahil
bakit siya nagsalita? Si Bea nga walang sinasabi. Hindi nga po namin alam na 2020 pa pala eh, hindi na sila nag-uusap ni Daniel, di ba? Hindi nga natin alam yon. Okay, at